Yes, I filed my certificate of candidacy para makahatlag kita. Choice sa Davao. Bigyan ng mapagpipilian ang mga Davaoenyo. Ito ang nagtula kay dating Civil Service Commission Chairperson Carlo Nograles para tumakbo sa mayoralty race sa Davao City. Aminado ang opisyal na mabigat ang susuungin nitong laban sa 2025 local elections, lalo't ang makakatunggali niya ay ang patriarka ng mga Duterte na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pinuod lang, pining proseso, pining desisyon, taghan ang nag-suporta, taghan ang nag-text. It was not an easy decision. Maraming sinusuporta, maraming nag-convince sa atin para makahatag ng choice sa Davao, para makahatag ng chance sa Davao, para tunay mapilian ng mga taga-Davao. Kabilang sa plataporma ni Nograles ay ang pagsasaayos ng drainage system ng Davao na matagal na aniyang problema ng lungsod na mangangailangan din umano ng tulong mula sa nasyonal. Kasama rin ni Nograles na naghain ng COC ang kanyang kapatid na si Attorney Migs Nograles na tatakbo bilang congresswoman sa 1st District ng Davao na siyang magiging kalaban naman ni Congressman Paulo Pulong Duterte. Ang running mate naman ni Nograles ay si Councilor Bernie Alag na makakalaban ni Sebastian Baste Duterte sa pagka-vice alcalde. Sa official statement kahapon ni Secretary General ng Hugpong sa Tawong Lungsod o HDL na si Baste Duterte, inalis umano nila si Bernard Alag at iba pang mga kasama nito dahil sa paglabag sa kanilang kasunduan. Itinanggi naman ito ni Councilor Alag dahil kusa aniya siyang umalis sa grupo. Nihawa ko sa Hugpong sa Tawong Lungsod, 2023 pa. Remember, I resigned sa akong mga committees because dili na ko maka-agree, dili na ko makauyon the way they run the city. Matagal nang magkatunggali sa politika, sa Davao ang pamilya Duterte at Nograles. Ngunit natapos lamang ito nang magpakita ang mga Nograles ng suporta sa dating Pangulo nang tumakbo ito sa 2016 presidential election at isinama ni PRRD si Attorney Nograles sa kanyang gabinete. Sa muling pagharap ng magkaribal na pamilya sa politika sa 2025 local elections, inaasahang magiging mahigpit ang laban. Ngunit sa huli, ang kailangan pa ring manaig ay ang boses ng mga Davaoenyo. Marisol Montano, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.